Good morning, Kaload Mana Partners and Load Mana Team Kenshin Spartans. So, dito na naman tayo sa panibagong tutorial or tutorial tips, no? Kung paano nga ba na tayo magiging updated sa mga, kumbaga, kung merong mga transaction problems si Load Mana. Kasi syempre, as part of the business ni Load Mana, retailer man tayo, dealer man, or multiple accounts or stockies, so, obligation po natin na alamin po natin kung ano yung status ni Load Mana every hour, or every 2 hours, or every minute, diba? Para at least aware din tayo during the operation when loading or transacting sa pagbibills payments, smart padala, messenger loading, diba? So, bibigyan kita ng tips kung paano natin malalaman kung paano, no? So, una dyan is click Load Mana application. Yan. And then, click natin itong nasa upper left side. Ayan, itong tatlong dash. And then scroll down. May kita po natin dyan yung word na Load Mana status. Ayan. Ayan, so pag-click natin ang Load Mana status, automatically ma-update po tayo kung ano nga ba yung mga certain services ni Load Mana na affected ngayon, no? So limawa ngayon, central server apektado, e-loading sa globe loading offline, dito e-loading offline din. Pati yung cash in, cash out, or wallet server, downtime din, di ba? So ngayon, meron din po dito, may kita po yung mga previous incidents. Starting from, eto, nakita ho, October 21, 22, 23, no incidents reported. Ibig sabihin, walang problema. Pagka October 24, smart traditional offline e-loading, ganyan. So unavailable, no, 1 day ago. Eto, globe loading offline, 3 days ago, no? So, globe loading unavailable due to telco problem. So, pag once affected po yung globe, affected din po si Load Mana mismo. Okay? So, ngayon po, ayan ha, isa lang po sa tips yan. Ngayon po, dagdag tips, scroll down po natin sa pinakababa. May kita po tayo dyan na subscribe to status updates. So, para always updated po tayo, yung tipong mismo si Load Mana po yung mag-PPM sa atin, kung ano yung affected na certain services ni Load Mana, no? So, ilalagay po natin dyan yung Gmail account or Gmail address po natin, no? Ayan. So, make sure po na kabisado po natin yung password and username ng ating Gmail account, no? Para at least pwede po natin yan ma-log in, log out. Ayan. So, click subscribe. And then, kapag nakapag-subscribe na, mapapansin nyo po, pag clinic nyo po ito, pag nag-open po kayo sa Gmail account po ninyo, no? Itong, kung meron kayong Google account, ayan. So, mapapansin nyo po yung nakalagay, Load Mana status. Load Mana status, andyan, o, updated po tayo, no? From, ito yung pinaka-updated, no? 8:16 PM. New incident for cash in, cash out. Possible yung sa wallet to wallet natin, no? Hindi po tayo makapag-credit wallet fund. Ganyan. So, at this hour po tayo, no? Kung, alimbawa, di naman tayo updated dito, kung gusto po natin ng mas updated, pwede naman po tayong pumunta po sa ito, Load Mana Social. Click po natin, search po natin dyan, Load Mana Social. Ayan, hindi. Ito po, nakalagay po is Business Service. Click po natin yan. And then, click natin tong page. Pages, para malaman natin kung ano. Yan. Tapos may kulay green po, no? Ito nakalagay na 19,000 followers. Click po natin yan. And then, may kita po natin dyan yung mga updates. Yan. May mga announcement, no? Ayan, may kita po natin dyan yung announcement. Ayan, kung ano yung mga trainings, di ba? Mga updates dyan. Pwede ba tayong nating i-updates dyan? Minsan, may mga unexpected na mga services talaga na minsan hindi pa updated sa page. Pwede po tayong mag-search siya. Ito, search po natin. Load Mana Customer Service. Ayan. Pwede po sa Facebook, pwede rin sa Messenger. May nakita po kayo na 5th anniversary profile. Click po natin yan. And then, click po natin yan. And then, i-message lang po natin yan. Ayan. So, meron po silang 7.7 likes and 8,000 followers. Tapos, message lang po natin sila. Yan. Para always updated po tayo kung ano nangyayari ngayon kay Load Mana. Ayan. So, pwede po natin sa Messenger igawin. Ayan. Load Mana Customer Service. Ayan. So nakalagay po dyan business. Click po natin yan.
Ayan. So, yung service po nila, pag nakalagay po dyan is away, ibig sabihin hindi po sila pwede mag-reply. Bakit po? Hanggang from 8 a.m. up to 8 p.m. lang po sila. Ayan. So, ngayon, para, alam mo, kung sabihin natin, hindi pa naman 8 p.m., so, pwede po tayo mag-PM dyan, magtanong dyan. So, any concerns related kay load mana concerns, pwede po silang makapagsagot dyan. Kung hindi po available sa Messenger, pwede rin pong i-click natin yung load mana, tapos click others, click customer service technical concerns, tapos magtanong po kayo dyan kung ano yung concerns nyo po. Tapos click nyo po yung send. Ayan. So, make sure lang po na meron po tayong pan-text para po makapag-transact po tayo rito. Ganun lang po. And then, pinaka-last is pwede rin pong maghintay pa, no? Mag-abang po sa updates kung ano yung mga binobroadcast po rito, no? In terms of presentations, trainings, di ba? Sa mga kung saan po tayong member, kung saan po tayong GC member, di ba? Ayan. Ayan, so meron po dito ng update, no? Basta yun na po yun. Kumbaga, pag member kayo ng GC, dapat kahit naka-mute conversation yan, dapat palagi po tayong updated po, no? Para at least aware din po tayo kasi syempre, negosyo po ito na napasukan po natin, mind our own business. Okay, so syempre, pera po yung pinag-usapan natin dito, pinaghirapan nyo yan, dapat aware po kayo sa negosyong napasukan po natin. So ngayon po, yun na po yung ating tutorial, no? For the rest of the details, pwede nyo pong tanungin yung tao na share sa'yo ng video na to. So once again, I'm Coach Kenshin po. And so hopefully na marami po kayo natutunan sa tutorial na to. Once again, have a great day and God bless. Mga ka-load mana Team Spartans and other business partners natin dito. God bless!